Ayun, nandito na naman tayo. So, ayun mga boss, ang i-change naman natin ngayon ay Toyota Corolla. Papakita ko sa inyo kung paano natin i-change oil ang Toyota Corolla. So, ayun. So, syempre, Toyota. Syempre, ano yan? 410mm yan, ratchet. Tapos yung, ano niya? Filter cup. Pantanggal natin ang oil filter. Ayun mga idol, ito. Ito yung drain plug niya. Ito yung tatanggalin natin. Tapos ito yung oil filter niya. Yan. So ayun, mga idol, tanggalin lang natin. Tatagalin lang natin yung drain plug mga idol. Lagyan natin. Ayan. Log na. Tapos yung oil filter naman. So ito yung oil filter. Tapos yung filter cup na gagamitin natin. So ganito lang. Yan. Ulak lang natin. Ah, medyo matigas. Mga idol, salugan ko lang. Ayan mga idol, nabuksan na natin. Ito yung ano niya, yung oil filter niya. Ayan o, sobrang ano, tigas. Siguro hindi siya nagpapalit lagi ng ano ng oil filter. So maganda talaga mga boss, mga idol, na magpalit tayo ng ano oil filter every change oil. Kasi yung iba nagpapalit lang ng langis, hindi sila nagpapalit ng oil filter. Yan o. Yan yung oil filter niya dito. Ito natin siya tinanggal. Ito yung langis, tumutulo na. Ayan mga idol, ito yung makina niya. So, ayan, habang nag-aintay tayo ng ano, na matapos yung, kasi ano natin ito mga boss, naservisan din natin. Pali, gagamitan din natin siya ng engine flushing. Yan, engine flush system. So, bali, nililinis niya yung loob ng makina. Ayan. Habang iniintay natin yan, tanggalin natin yung air filter. Linisan din natin. Ganun lang pagtanggal mga idol. Ito yung air filter nya. Yan. Tapos yung kape naman nya. Easy filter. So, ayun mga idol. Ito yung cabin filter niya. Dito natin siya tatanggalin. So, ilimulong lang natin to. Yan, pwede naman natatanggal naman siya. Yan. Tapos, ito na yung cabin niya. Ayan. Ito. Napakadaling tanggalin mga idol. Ayan. So, ayan na. So, ano to mga idol? Lilinisan lang natin ng hangin, tapos ibalik na ulit natin. So ayun mga idol, bali hindi na natin siya lilinisan kasi nirecommend na natin sa customer na dapat palitan na rin kasi ano na talaga, kailangan na talagang palitan. So papalitan natin siya ng cabin filter. Ito yung cabin filter niya. Ayan. Palitan natin siya ng bago. Parehas, okay naman. Tsaka yung air filter niya, papalitan din natin. So ito naman yung air filter niya. Ayan, nabago. So ayun mga idol, palitan natin. So ayun mga idol, ito na yung air filter natin. Papalitan natin siya. Ito na yung bago. So kakapit lang natin dito. Hindi ko na mabibidyohan mga idol kasi mahirap, wala magkakapit ng cellphone ng video ko. So ikakapit ko lang. Pagkatapos nyan, ito naman cabin filter naman. Ito na yung bago.
Palitan natin. Ayan oh. Ganda. Bagong bago. So ayan. Isuot lang natin siya dyan. Ayan. Tapos lagyan natin ng takip syempre. Ayan oh. Ganyan lang. Ayan. Okay na. So ibalik na ulit natin to. Ayan. Ito yung pinakalagayan niya dito. So kabit ko lang mga idol ha. Okay. So ayan mga idol. Bale na-check na natin lahat yan. Yung baterya niya, yung battery, yung brake fluid, yung radiator, yung coolant, tapos yung sa ano niya, wiper blades niya, yung windshield washer. Tapos napalitan na rin natin siya ng ano, ng air filter tsaka yung cabin filter. So ayun mga idol. Ayun mga idol, bali kukuha naman tayo ng oil filter niya. So ito yung oil filter niya. Tapos yung langis. Bali ang langis niya ay Toyota. Ito. 1 2 3 4 5. Ayan. So ayun mga idol, bali tapos na yung engine flashing natin. Ikakapin na ulit natin yung oil filter niya. Ayan ah, ito yung oil filter niya. So tatanggalin lang natin yung o-ring. Tapos papalitan natin siya ng bago. Ayan ah. Oh, ito yung bago niya. So linisan lang natin ng konti. Ganyan. Tapos ito yung bago nya, yung manual, ito yung bagong o-ring, tapos ito yung bagong oil filter. So kapit natin yung bagong o-ring nya. So ayan, dito lang mo yan mga idol ah. So ganun lang ang pagkabit. Ayan. So kapit natin yung, so ayan. Ito lang ipapasok yan. Tapos pwede natin siyang ibalik. So ayun mga idol, bali naibalik na natin yung ano, yung drain plug tsaka yung oil filter. So hinihigpitan na natin. So pag naikapitan natin to, pwede na natin siyang ano, salinan ng langis. So ayun mga idol, okay na, mahigpit na. Yan ito mga idol. So bubuksan lang natin yung mga langis. Ano to, Toyota. Bali ang viscosity niya ano, ang viscosity niya 20W50. So lang natin mga idol. Medyo bilisan na rin natin kasi baka nainip yung customer natin.
So, ayun mga idol, bali nabuksan na natin 'yan. Bali ano siya, 5 liters. Pero hindi natin isasalin lahat 'yan mga idol. Ang ilalagay lang natin diyan ano, 4.3 liters lang or 4.4 liters lang. Ayun. So, ayun mga idol, bali tatapusin ko lang 'to. Hindi ko na ipapakita yung pagsasalin kasi baka ano, nagmamadali na si customer. Baka magalit. So, ayun mga idol, bali salinan lang natin. Tapos na natin siyang salinan lang guys. Napa-under na rin natin siya. So, check natin kung okay yung nilagay natin, ano, binalik natin drain plug tsaka yung oil filter. So, punasan natin para makita natin ng maayos kung may tagas o wala. So, ayun. Okay naman mga idol. Okay, okay. Ayan. Ito na siya mga idol, umaandar na. Bali ano, na-servicean din natin siya. Bali itong ginagawa natin ngayon, ano 'yan? Fuel injection service naman 'yan. So, ayan mga idol, bali tapusin ko lang 'to. Okay na tayo. Tapos na tayo sa pag-change oil ng Toyota Corolla. So ayun mga idol, bali tapos na natin salinan, tapos na rin natin yung fuel injection service, tapos na natin i-change oil. Siyempre pag tapos natin i-change oil, kailangan natin siyang i-reset yung trip A at saka yung trip B nya, kailangan natin i-zero. So ang total odometer nya, 289,785. So ayun na yung tinakbo nya. So i-zero lang natin yung trip A, trip B. Ito yung trip A. Ayan. Tapos trip B. So ayan. Ganun lang kadali mga idol.